So if you've been watching Hardware Sugar videos, yung mga reviews namin ng products, or yung mga pwede magtanong live stream, you might have heard us say or mention yung terms na benchmarking or stress testing. So ano nga ba yung dalawang bagay na yun? So in this video, we're going to be finding out ano yung differences between the two, paano sila ginagawa, ano yung mga tools na pwede mong gawin, and also why doing these two might be the best things to do sa isang brand new na build. Here we go. PC. Most likely, kailangan mo Windows. Pero saan ko kukuha ng legit Windows? Daming options, daming prices. Saka dito. Buti na lang, may cdkeyoffers.com. Madali lang ang order. Search for the software you need. Add to cart. Daan ka sa payment options nila. Wala pang 5 minutes. Finished. May legit working cdkey ka na para sa Windows mo. Gamitin lang aming code para makakuha pa ng discounts. Kaya kung naghahanap ka ng legit, mura, at original software, check out cdkeyoffers.com. So para ma-define natin kung ano sila, we have to define kung ano yung results or kung ano yung makukuha natin sa paggawa sa dalawang bagay na yon. Simply put, sa benchmarking, minimeasure mo yung performance ng system mo or ng component. Whereas, stress testing, minimeasure mo yung stability ng system mo. So, magkaiba silang bagay. So, doon muna tayo sa benchmarking. So, yung benchmarking, yun nga, yun yung pag-measure ng performance ng PC or ng component mo. Ang end result niya is a quantifiable metric na score. Nasa form yun ng, yun nga, pwedeng points, pwedeng FPS. For example, kung mataas yung FPS niya, ibig sabihin, smooth yung gameplay and malakas yung system. Or pwede rin sa rendering time. So the shorter yung time na mag-render, ibig sabihin mabilis siya. Meron laging number or meron laging value na hindi open for interpretation. So bakit ganun? Ang problema kasi minsan kapag ka nagde-describe tayo ng performance ng system, ang ginagamit nating mga terms is, kunwari, mabilis or smooth yung gameplay or responsive. Ang problema dito sa mga terms na to, napaka-subjective nila. Yung mabilis sa'yo, pwedeng hindi mabilis sa akin. Yung smooth sa'yo, pwedeng okay lang sa akin or baligtad. Yung responsive sa akin, pwedeng hindi pala responsive sa'yo. So that's why gumagamit tayo ng mga scores. Kasi unequivocally, yung 14,000 for example na points, mas alam natin na mas mataas yun kesa sa 12,000. Or halimbawa, yung 170 FPS, alam natin na mas mataas yon sa 60 FPS. Wala nang interpretation na nagaganap. Okay, so yun yung number one tungkol sa benchmarking. So number two naman, kailangan yung benchmarking na method or yung process, kailangan consistent siya and constant. Ibig sabihin, konti lang yung variables niya. Actually, dapat wala siyang variable. Ang variable lang would be yung component mo or yung system mo. Parang analogy na lang, kunwari gusto natin na i-measure yung performance namin ni Jay sa pagbike. So paano mo i-measure yun? One method would be magbabike kami sa isang track, tapos ita-time yung, kumbaga, yung completion namin. So yung mas mababang time ng completion, yun yung mas mabilis. So may mga conditions dapat yun. So number one na condition, dapat pareho kami nung track na i-ride. Hindi pwede na, for example, ako, nasa Malubak ako, tapos si Jay nandun sa tarmac. Siyempre, unfair yun and walang kwenta yung results nun kasi hindi kami pareho. Number two, kailangan pareho kami ng distance, of course, nung track. Kung mas maikli yung sa akin, mas mabilis ako matatapos. Number three, dapat din magkapareho kami ng bike. Hindi pwede na nakabike ako, tapos si Jay nakamotor. O kaya, naka-road bike ako, tapos si Jay naka-mountain bike. Masyadong maraming variables na ganun. Kung pare-pareho lahat to, ang magkakaiba lang, syempre, yung fitness namin and yung performance talaga namin. Which is, kung ano yung minimeasure natin talaga. Ganon din sa PC benchmarking. Kailangan consistent sila. That's why you use yung mga benchmarking na tools. Ang example ng benchmarking tool would be yung TimeSpy, for example. Ang ginagawa niya, nagre-render siya ng scene and it talagang pinapatakbo niya yung PC mo para i-render yung scene na yun. Special sa kanya, manamemeasure na doon yung performance ng GPU and CPU mo. At the end of the test, merong mga result. So, merong score para doon sa overall na PC mo, which is yung performance.
Tapos, i-measure din niya yung performance ng GPU mo and ng CPU nga. So, magkakaiba sila ng scores. So, consistent yung TimeSpy na yun. So, if, bawa, yung PC ko nirun yung TimeSpy and yung PC mo nirun din yung TimeSpy, you can be assured na pareho tayo ng test na ginawa. That way, we can compare and consistent yung magiging results ng performance na yun. So, another thing tungkol sa benchmarking is meron silang context. And as much as possible, close sila dun sa real-world na application. So, again, for example, yung TimeSpy, although benchmarking lang siya, it's a gaming benchmark. So, parang nag-run ka na rin ng game. Meron ding mga benchmarking tools like yung Cinebench, which is a rendering benchmark tool. So, ginagamit nito yung CPU para mag-render ng isang scene. So, meron din siyang score in the end. Tapos, yung isa pang pinaka-metric dun is yung time it takes to complete the scene. Again, it's very close dun sa real-world na applications ng rendering. Like, yun nga, yung Blender, for example, or iba pa mga 3D rendering workloads. So, this is important and this is one of the things na talagang different dun sa stress testing naman. Dahil yung stress testing, may iba siyang ginagawa, may iba siyang method para ma-achieve niya yung kung ano yung gusto niyang gawin. More on that later. Okay, so na-mention na natin yung mga ibang benchmarking tools like yung TimeSpy for gaming, tapos yung Cinebench for rendering. Meron pang isa, yung Blackmagic Raw Test, which is a benchmark na nagme-measure ng video editing naman na performance. So, yung metric dito is FPS din. And yun nga, very close siya dun sa real-world na application, which is video editing. And marami pang iba. So, speaking of rendering din, tulad ng Cinebench, meron ding Blender, which is a real-world tool na ginagamit to render yung 3D models and scenes. Ngayon, sa Blender, ginagamit niya yung CPU or pwede rin yung GPU. And again, yung metric niya is yung time ng completion. And marami pang iba. Again, another common na example ng benchmarking tools is yung mismong games. Yung may mga games na meron ng built-in na benchmarking tools. So, using yung game engine, magre-render sila ng scene within the game. Tapos, syempre, gagamitin na yung GPU and CPU mo para mag-play through dun sa scene na yon. Tapos, i-record nila kadalasan yung average na FPS. Mas okay ito na benchmarking kesa dun sa maglalaro ka lang ng game, tapos titignan mo lang yung FPS. Kasi nasabi natin kanina na kailangan consistent yung benchmarking, di ba? So, ano yung parang application ito? For example, sa Red Dead Redemption, kunwari, pag tumingin ka dun sa sky, ang taas ng FPS mo. Kasi wala namang nangyayari dun sa sky, as in nagre-render lang siya ng kulay blue, for example. Pero the moment na pumunta ka sa gabi, tapos makipagbarilan ka, tapos ang dami explosions, kunwari, bababa na yung FPS mo. So, paano mo i-average yun, di ba? Kasi, yun nga, magkakaiba sila nung scenes and magkakaiba sila nung parang scenario na nangyayari. That's why yung Red Dead Redemption 2 din, meron siyang built-in na benchmarking tool. Yun yung dapat mong gamitin and hindi ka lang dapat like random ka lang na maglalaro ng game tapos sasabihin mo na, oh, ito na yung FPS ng game ko. Okay, so that was benchmarking. Doon naman tayo sa stress testing. Again, yung benchmarking, it measures yung performance ng component or PC mo. Yung stress testing, minamessure niya yung stability. May ginagawa siyang process na minamax out niya yung capacity ng component na gusto mong i-stress test. For example, yung CPU. As in 100% na usage yun. Tapos, yung kadalasan na result nun, ang hinihintay mo lang is kung magka-crash ba siya or kung stable pa rin yung computer mo or yung PC mo. So, yung stress testing, kadalasan, synthetic na workloads yung ginagamit niya para ma-max out yung capacity ng component. So, for example, yung Prime 95, which is a CPU stress testing tool. Ang ginagawa niya, nagko-compute siya ng mga prime numbers. So, parang mag-count siya from 1 to infinity siguro, tapos titignan niya kung prime number ba yung number na yon. Again, mawa 100% na yung CPU mo. Pero, hindi yun representative ng mga real-world na processes na pwede mong gawin. Halimbawa, sa work mo or sa games. Hindi ka naman nagka-count ng prime numbers. That's a very important distinction kasi, eto na, yung benchmarking and stress testing, magkaiba silang process. And hindi sila interchangeable. Meaning, hindi ka dapat mag-benchmark using stress testing tools. Or, hindi ka rin dapat mag-stress test using benchmarking tools. Kasi magkaiba sila noong ginagawang process.
So another example, yung GPU na stress testing tool na Furmark. So yung Furmark, yun nga, ang tinetest niya would be yung GPU performance mo. Ang ginagawa niya, nagre-render siya ng mabalahibong donut na nanalaglag sa impyerno. Like, never mong gagawin sa isang game unless weirdo kang tao. So gusto niya na i-100% yung GPU mo para makikita mo kung halimbawa nag-overclock ka ba and steady pa yon, or kung nag-overheat ba yung GPU mo. Hindi mo siya dapat gamitin ng pang benchmark. Tapos yung kabaligtaran nun, ganun din. Yung TimeSpy, hindi siya pang stress test. Hindi siya pang test ng stability. Bakit? Kasi yung TimeSpy, at most, parang mga 10 to 15 minutes lang yung completion time nun. Actually, siguro shorter pa nga. And yung 10 to 15 minutes, hindi yun enough time para ma-check yung stability ng isang component. Pwede mong matapos ng ilang beses yung TimeSpy benchmark. Pero, hindi mo pa rin masusure kung stable ba yung overclocks mo or kung nag-overheat ba siya. Kasi, patigil-tigil siya eh. Kung titignan natin mamaya yung charts nung usage nung or utilization ng GPU mo, nagpa-fluctuate siya. Kasi nga, hindi siya 100% all the time. So, ngayon, punta naman tayo sa example kung paano mo gagawin yung benchmarking. Okay, so nandito tayo ngayon sa apartment ko and using my PC. And now, we will have a sample na benchmarking. So, gumawa ako nung bagong spreadsheet where it would display yung mga past na benchmarks ko. So, nakalagay dito na sa CPU, I had a score of 8,101 and sa TimeSpy GPU, 14,625. So, I think this is overclocked that time. And ngayon, wala akong overclocks na ginagawa. So, I'm sure mas mababa to dito sa yung GPU score ko. Itong benchmark na to, it's a 3D mark. Nasa Steam siya, pwede nyo siyang i-download. And, ayun, automatic agad yun na 3D mark. Tapos, TimeSpy yung demo niya. So, here we go. So, you just run it. So, it's very important na you don't alt-tab out of it. Tapos, may iba kang gagawin. Leave your PC alone habang ginagawa niya yung benchmarks na to. Tapos, ayun. So, I've seen this scene for around 500 times na siguro and it's very boring na to me. Yan, i-record nyo na ngayon yung frame times. I don't know if you can see it, pero mayroong stats dun sa baba, nung FPS and yung frame. And, ayun. Very boring to eh. Ayun, so marami siyang scenes na ginagawa para, yun nga, it simulates yung, ayun, yung real time and yung real world na application like sa gaming. So, it's rendering textures, it's applying lighting, mga tessellation, and lahat ng iba pang features sa DirectX 12. So, something na you would normally see when you game. So, yun, it's very, So, dalawa yung graphics test niya. Dalawang scenes, and then yung third scene is a pure na CPU na test. So, it's gonna render a scene and hindi niya gagamitin yung GPU. And so, after that, iloload niya yung results. And it's as you will see na it's very, maganda. Okay, so 14,020 and 8,090. Ayun. So, makikita natin dito, yun, yung CPU clock frequency niya. Naka 4.5 siya because this is undervolted kasi I'm in the middle of replacing my GPU. So, my AIO. So, makikita natin dito yung mga clock frequencies din ng GPU. Ayun. So, ngayon, i-re-record na natin siya. Yung graphics score daw is 14,020. So, bumaba siya kasi nga hindi siya naka-overclock ngayon. So,
Tapos, actually, tumaas yung CPU for some reason. So, it's either gumanda yung performance, no, kasi naka-stock siya sa 4.5 GHz lang and hindi na siya nag-PPBO. Kasi ang nangyayari, kapag nag-PPBO ako, pinapapunta niya up to 4.75 GHz. Eh, kapag ka pumunta naman doon, ang init kasi nga hindi na sapat yung AIO ko. So, yun. So that's it for yung TimeSpy. Titignan naman natin yung iba pang mga benchmarks. Okay, so dito naman tayo sa Cinebench, which is a CPU benchmark test. I'm also going to be monitoring yung CPU temperature ko using HW monitor. So here we go. So start natin, of course, yung multi-core CPU na test. And yan, start lang to. So, nangyayari dito, nag-render siya ng isang 3D na scene or like computer-generated na image using yung cores ng CPU mo. So, yeah, for your 3D workloads or like, yun, basta mga pang-render. When you say rendering, yun yung sinisimulate nitong Cinebench. Alright. So, natapos na siya. Points. Nakakuha daw siya ng 11,095 points. So, guys, lalagyan na natin siya doon. Cinebench, 11,000. Oh, so, bumaba siya. Ayan nga, 11,095. So, as you can see, yung pagbaba niya, hindi naman siya yung sobrang babang napakababa. It's like just 200 points. And yun nga, alam ko kasi yung nangyari doon, which is I undervolted my CPU. Kasi wala, gusto ko lang. Ito kasing naka 11209 dati, alam ko naka PBO to and kaka-repaste lang niya. So as in super bago nun. So that might be something na I would consider. Baka siguro ipapakleaning ko na tong CPU cooler ko and like siguro buong case na rin. And then ibabalik ko na yung stock na voltages niya ng CPU. Maximum daw nito is 78 degrees. Okay, so dito naman tayo sa game benchmarks naman. So this is Shadow of the Tomb Raider. This is a very, you know, advanced na game in terms of yung mga lighting niya and yung mga features, graphical features niya. And ang maganda sa kanya, meron siyang demo. So makukuha natin siya. And also, ang maganda pa sa kanya is meron siyang built-in na benchmarking tool, which we'll see mamaya. So display and graphics, and some benchmark. So we just run this, then we'll take note of ano yung mga values na kukuha natin. If you run this benchmark again, it's gonna show you the exact theme, the exact environment, the exact script na nangyayari. So, yun, it's very consistent. I think it's done na. It's gonna show yung mga values na nakuha natin. So, average daw niya is 154 FPS. So, makikita natin kung tama ba yung ginawa ko. 101. So, I think, yun nga, 1440p yung... Kasi hindi, sobrang taas eh, sabi ko na eh. So, that's very simple, no? So, punta naman tayo dun sa stress testing naman.
Okay, so now we're going to be demonstrating yung stress test and we're going to show that by applying an overclock dun sa GPU ko and titingnan natin kung magka-crash ba siya or masisira ba siya or whatever. Ito wala tong masyadong gagawin na points. It's either going to crash or not. So, kung hindi siya magka-crash, ibig sabihin stable yung overclock na ginawa natin. So, let's go. Let's destroy my card. Titingnan natin. Okay, so meron na rin siyang ang tawag doon. May mga values na rin siya dito sa baba. So far it's okay. So ito pang stress testing unlike doon sa benchmarking kanina na ni-run mo lang tapos natapos na. Ito gusto mo na talagang patagalin. Mas maganda kung magra-run siya for an hour or like kahit 30 minutes lang. Pag hindi siya nag-crash, ibig sabihin stable yung system mo. So you don't have anything to worry about. Yun. So this is just gonna run hanggang sa mag-crash siya or tingnan natin kung hindi siya magka-crash for a long time. Okay. Pinapakiramdam ko yung GPU ko. I mean, yung glass. Hindi naman siya sobrang init. Pero yun nga, it's 71 degrees na pala siya. Also, when you're, overclocking and tinetest mo yung, like, ini-stress test mo rin, pwede mo rin naman gamitin yung mga benchmarking tools. Yun nga lang, after it does all the scenes, yun na, tapos na. And ang masaklap dun, hindi mo matetest yung stability that way. Gusto mo kasi na for stability, matagal siya. Matagal na matagal yung usage niya. So, ayun, medyo just find a benchmarking tool na pwede mong i-run for a really long time without stopping. Yeah, we're reaching 75 degrees at around the 4-minute mark. So far, it's okay. So, i-end ko muna yung recording kasi ayoko naman na tapusin, like, i-record yung buong isang oras nun. Tingnan natin siya later. Okay, well, so, unfortunately, hindi ko na na-record yung nag-crash siya kasi, yun nga, nag-crash nga siya so hindi na siya nag-video. So, ayun, nag-crash yung Furmark and also nag-crash din yung pag-record. Pero, we've come to the values na ito. So, 180 sa core clock and plus 900 sa memory clock. I tried 960 and 220 tapos nag-crash siya dun. So I think pwede pa ito tumaas if like we incremented it ng by 5 tapos itetest pa natin ng ganun-ganun. Pero, yun nga, for demonstration purposes, yun lang naman. You're just gonna run the stress test and if everything is normal, if everything is okay dun sa system mo, hindi siya dapat mag-crash. Hindi siya designed to crash your system. It's designed to, yun nga, i-ano siya sa 100%. So, ngayon, ito yung pinaka-stable na overclock dito. Hindi ko pa ginagamit masyado yung voltage curves. And I think mas makatulong yun kung gagawin ko yun. Pero yun nga, this is just a quick demonstration of the stress testing. So yun, so tungkol nga sa stability yung stress test, no? Isa pa, and yung madalas namin ginagawa dito sa store, yung kapag may nagsasabi na customer na nag-o-overheat daw, or sira daw halimbawa yung cooler. Ang ginagawa namin, ini-stress test namin siya and titignan talaga namin yung values nung temperature sensors. Kasi kadalasan, hindi enough yung games or hindi enough yung parang 15 or 30 minutes na session lang para matel kung okay ba talaga yung thermal performance nung cooler. Or siguro may something wrong lang dun sa cooler. So dun sa beginning ng video, nasabi namin na this might be the best thing to do sa isang bagong build. So bakit? Pag meron kang brand new build and like kaka-on lang nun, no? Yun yung best na possible na performance niya. Yung performance na makukuha mo dun sa benchmarking, kapag ka ginawa mo yun sa isang brand new build, yun yung parang maximum na potential nung PC mo. So okay, so let's say nag-TimeSpy ka nung brand new siyang build and nakakuha ka for example ng 17,000 points dun sa TimeSpy na result. If you repeat it within the next 6 months, siguro bababa siya ng by 100, by 50 siguro. So parang mga around 16,900 na lang yung points mo. Pero kapag ka for example laging 12,000 siya or 10,000, meaning ang laki ng discrepancy between yung brand new and ito, you can tell na there's something wrong dun sa PC mo.
may either mayroong ventilation issues or mayroong driver errors siguro. Ang maganda no, nakaset ka na ng baseline na kumbaga ano yung normal na operation ng PC mo. Kasi nga nag-benchmark ka na nung fresh pa siya, nung wala pang nangyayari sa kanya. So, yun yung importance ng benchmarking ng bagong build. Okay, so doon naman sa stress testing. For example, dito sa Hardware Sugar, every time na may magpapabuild sa amin na customer, ini-stress test namin syempre lahat ng mga components niya. That would mean na at the very earliest, malalaman na namin kung mayroong problema. Hindi na namin papadaanin na maglalaro kami, for example, ng 8 hours ng Dota 2 kasi walang masyado ma-achieve yun. Yung pag-stress test at the very beginning pa lang, makikita na namin kung optimal ba yung operation niya. And that's another important thing tungkol sa stress test. Although stress test yung name ng process na yon, it's designed to just push yung PC mo to the max. It's not designed to crash it. So for example, yung PC mo nag-crash or may nangyaring error habang nagsa-stress test ka, there's something wrong. Hindi normal na hindi kayang i-run ng PC mo yung isang stress testing tool. So, we hope na nakakuha kayo ng insights dito and we do encourage you to benchmark and stress test your builds kahit hindi sila brand new. So, if you like this video, hit like and subscribe if you haven't already. And also, comment down below kung ano yung mga benchmarking and stress testing methods nyo or tools na hindi namin na-mention. Thank you and see you sa next video.